pampaswerte, pampa-attract na luck. Halina at ating alamin ano ang mga bato na maganda para sa prosperity. Simple at praktikal na eksplanasyon. Hindi komplikado, para lamang sa inyo. Ito po si Stargazer. Ito naman yung mga pinakahihintay ninyong prosperity and abundance stones. Unahin natin ang pyrite. Ang pyrite ay ang tinatawag na fool's gold na karaniwan makintab na parang ginto na hindi naman ginto, parang silver na hindi naman silver. Tumutulong po ito na mag-manifest ng abundance po sa inyong buhay. Kasi parang magnet po yan na nag-a-attract ng good luck. Another manifestation or makakatulong sa dreams ninyo ay ang amethyst. Contrary sa sinasabi nila na pang distress lang daw ito, ito ay maganda rin in combination with other stones para maka-attract ng wealth and good health. Isa sa pinaka used at laging sinasama talaga ito sa lahat ng mga prosperity bowls ay ang clear quartz. So meron tayong clusters na madalas ang ibang sa feng shui, nilalagyan nila yan ng mga maraming pera sa loob at saka inaayos nila yan sa isang specific na area sa bahay. Ito naman yung manifestation na single terminator ko. Kasi sa loob niya, kung mapapansin nyo, merong iba't ibang mga maliliit na crystals na tumubo sa loob. So that is a manifestation crystal. Ang pamoso ay ang citrine. Yan, kulay dilaw ito at tinatawag ito na merchant stone. Madalas, ginagamit nga sa feng shui din, ang makikita ninyo na karamihan nilalagyan nila ng golden piyaw para mas simbolo daw ito ng pera, good luck, at saka success sa business. Ang tiger's eye ay ang isa sa pinaka-common na bato pero ito ay malakas magbigay ng luck at good fortune. Ito rin ay pampalakas ng loob at meron kang power and confidence. Ang jade, ito ay karamihan nito nagsusuot para sa health, pero ang jade ay isa sa mga good luck stones din. So ang Chinese mahilig gumamit ng jade at ito ay ginagamit centuries ago ng mga Incheek sa pagbigay ng good luck sa kanilang kabuhayan. Ang aventurine ay maganda ang role nito kasi ang mga natatalo daw o mga nalulugi, mas maganda raw may hawak na aventurine kasi it brings back lost money. Hindi po yung nawala ha, na ninakaw sa inyo or naiwaglit ninyo, pero yung mga natalo sa negosyo, maaaring makakabigay ng kaunting luck para mabawi-bawi. Yan, yan ang aventurine. You have the emerald, which is also a symbol of abundance. Medyo mahal lang po ang emerald, lalo na po ang green, na green ang kulay. Ito po ay, hindi po yung lahat ha, ito lang. Yan, that is green garnet. Ang green garnet, bihira po ang green garnet. Maganda po rin panghatak na blessings, prosperity, and abundance. And lastly, ginagamit ko po ito, medyo toxic lang kaya huwag hawakan lagi, ay cinnabar. Ang cinnabar po ay nagmamanifest ng inyong wishes o ng inyong dreams. Kapag meron kang binabalak na proyekto, maaaring mo ilagay sa isang bond paper, sulat nyo, tapos patungan nyo ng bato na to. At isipin ninyo, i-visualize nyo na magmamanifest ang good luck, na matutuloy, gaganda ang inyong mga binabala. Yan po ang ilan lamang sa mga prosperity stones na maaari ninyong magamit o mailagay sa inyong mga bahay upang mag-enhance ng good luck and blessings sa inyong buhay.
kukuha po tayo na isang bowl. Babasagin po ha, hindi po pwedeng plastic. Okay, kukuha tayo na isang bowl at lalagyan na natin ng mga iba't ibang mga bato. First, yung pinaka-common, which is a clear quartz. Ito siya, no? Yan. Kita nyo naman. Mas gusto ko pong nilalagay ang mga raw stones kesa sa tumbled. Kasi nga, ang tumbled stones ay dumaan na po sa proseso at sa makina. Kasi pinapolish po yan. Ito, mga tipak-tipak lang po yan. Ito, magandang klase dahil clear. Ito naman, milky. So, ilalagay natin sa loob ng bowl. Ano yung susunod? Madalas po, naglalagay ako ng cluster. Bakit po? Kasi kung tutuusin, maraming mga points dyan na hahatak ng pera at degenerate ng energy. Kaya maganda rin na may isang tipak ng cluster sa loob ng bowl mo. So, ito ngayon, ilalagay ko ngayon dito sa gitna. Sa pinakasentro. So, ipitin ko siya ng clear quartz. So, ito ngayon, pinaka-importante, aventurine para sa pera. Di ba? Halimbawa, minsan na iniisip mo yung iba, suga lang isang negosyo or magre-risk sila. So, kailangan nila ng aventurine. Kulay green po ang aventurine. Yan. So, ito pa po. Another clear quartz. Ilalagay ko. Isa sa mga magandang panghatak ng pera o ng kliyente ay ang hematite. So, ang itsura niya parang pyrite, pero baka magkamali kayo ha, kasi may mga hematite na man-made. No? Hemakilite yata tawag doon. Huwag niyong bibili yun. Ito po kasi hindi nagmamagnet. Baka sasabihin ninyo, yun nagmamagnet, hematite. Hindi po. Ito, hindi nagmamagnet. Pero ang tunog niya, katunog nung mga nabibili lang po sa tabi-tabi, sa bangketa. Ito po, ilalagay nyo. Hematite. To attract. To bring in money. This is garnet. Ang garnet po, may sa iba po kasi, ang garnet, ang ginagawa ay para sa sexuality, libido. Pero this time, nilalagyan natin ng garnet for passion. Ano ibig sabihin nito? Para mas intuit kayo sa inyong negosyo, may passion kayo sa negosyo nyo. So, lalagyan natin ng garnet. Ano pa ang ilalagay natin? Naglalagay din po ako ng smoky quartz para sa negativity. Yan. Ito po, smoky quartz to, no? Medyo malaki lang, pero actually, mas maliit po ang nilagay ko na. Tapos, lalagyan natin ng pyrite. Kasi ang pyrite, magaling po mag-magnet din ng pera. Pareho po ang kanyang ginagawa ng ating ibang mga bato. Para naman sa communication at charm, maglagay po tayo ng sodalite. So, ang sodalite, ini-improve niya yung pagsasalita, lalong-lalo na po yung mga nagbebenta, yung merong mga negosyong kailangan kumausap ng tao. Ayan, mga ahente, ayan, kailangan natin ng sodalite. Medyo mahal lang po, pero maliliit lang po ang meron ako, itong emerald. No? Maganda rin ang emerald kasi it's green, mostly ang green ay nakakatulong sa pag-uunlad at saka pagkuha ng blessings. So, meron ako, wala po dito kasi ang aking magagandang citrine, pero ito po ay citrine, ilalagay ko po para lang po may mag-symbolize na citrine, ito po ang aking pendant, ilalagay ko dito. Kasi citrine kailangan natin. At ito ang red jasper. Lalagay din natin red jasper para mas robust ang ating negosyo. Hindi ko po kinakalimutan na maglagay ng selenite dito sa ating prosperity bowl. Bakit? Para po nililinis niya yung mga energies ng bato. Hindi lang po isa ang ilalagay ko, kundi marami. So, for the purpose lang ngayon, naglagay tayo, ito muna lalagay ko isa. At ng black tourmaline. Kailangan natin black tourmaline. Pagkatapos, lalagyan natin, ako po kasi, may numero po ako, may iba 8 o 8, pero sa akin po, ang nilalagay ko sa totoo lang ay 88 coins. So, ilalagay kong 88 coins. At ang aking coins po ay hindi po Philippine money. Meron ni Philippine money, pero karamihan po sa aking pag-travel, iba't iba pong mga coins
ng iba't ibang mga bansa. Para kasi sa akin, gusto ko kasing umalis, mas maka-travel, kaya ito po ang nilalagay ko. So, ayan na po ang inyong prosperity bowl. So, pwede niya ilagay kung nasaan po ang pinaka-luckiest portion ng bahay, which nag-change po yan every year. So, ayan, ilalagay niyo yun doon at from time to time, you have to cleanse your stones para mas maganda ang hatak po ng mga bato. Ito po si Stargazer. Like, follow, and subscribe my Facebook and YouTube channel, Stargazer Philippines.